at ating ipagpatuloy ang ating tinalakay kahapon sa DWWS. Kahapon po, August 22, 2015. Ngayon po, August 23, 2015. Iyon pong tinalakay natin kahapon sa DWWS na siya rin pong tinalakay natin sa DWWS po, part 1. Ngayon, part 2 dito sa DWBL. Na siya pong tinalakay din natin kahapon kasabay. Live sa Iskag, Tasmarinas, Cavite ng buong buo. Pagamat may kulang kahapon. Hindi na natapos lahat. Pero at least, substantial. Ngayon po, tatalakay natin ang part 2. Karutong ng tinalakay natin kahapon. Ang atin pong paksa ay patungkol po sa tafsir ng Suratul Humaz. Chapter 104, siyam na verses 1 to 9. Hinati po natin ang ating topiko sa limang bahagi. Unang bahagi po, translation ng meaning ng words ng Almighty Allah. Part 2, pangalawang bahagi, ay tafsir. Maiksing tafsir ni Yusuf Ali. Then, pangatlong bahagi po, punto numero 3, ay tafsir ni Sayyida Qutb, yung pinaka, ayon sa mga Islamic scholars, pinaka the best na tafsir. Yung tafsir, takasalukuyan anila, pinaka the best na tafsir. Tafsir Sayyida Qutb, In the Shade of the Quran, ang ginamit niyang pamagat. Then, punto numero 4 po ay tafsir Ibn Kathir. Kahapon po sa DWWS, hanggang doon lang tayo sa tafsir Sayyida Qutb. Ngayon po, itutuloy natin tafsir Ibn Kathir. At punto numero 5, Araw ng Paghuhukom. Yan. Bago po tayo pumunta sa tafsir Ibn Kathir na siyang part 2 ng lecture na ito, ay balikan muna natin sumandali ang translation of the meaning para magkaroon ka ng idea. Chapter 104, yan ang location po, exact location sa banal na Quran. Verses 1 to 9. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wailu li kulli humazatil lumaza. Yan po ang verse 1. Kasawian sa bawat mapanirang puri at mapanuya. Verse 2. Ang pangalawang verse po ay Alladhi jama'a malaw wa addadah, na nagtitipo ng yaman at patuloy sa pagbibilang nito. Verse 3, Yahsabu anna ma lahu akhlada. Siya ay nag-aakala na ang kanyang yaman ay makapagbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Kalla, layumbadanna fil hutama. Ngunit hindi, katiyakan na siya ay itatapon sa dumudurog. Verse 5, Wama adraka mal hutama. At ano ba ang magapagpapaliwanag sa iyo kung ano ang dumudurog? Verse 6, Narullahil muqada. Ito ang apoy ng Allah. Walang katapusan ginagatungan. Verse 7, Allati tattali'u alal af'idah. Na nanunuot sa mga kalamnan o puso ng tao. Number 8, Innaha alayhim muqsada. Katotohanan, ito, bisabihin itong impyerno, ay magkukulong sa kanila. Fi amadim mumaddada. At sila ay igagapos sa mga labis na malalapad na haligi ng apoy ng impyerno. Iyan po. Iyan po mga kapatid, sa pananampalatayang translation of the meaning, dumako na po tayo sa tafsir
ni Ibn Kathir. Kahapon, huminto tayo sa tafsir ni Sayyid al-Qutb. Ito pong si Sayyid Ibn Kathir ay kilalang kilala ito ng malaking Islamic religious scholar sa daigdig ng kamusliman. Napakarami ng kanyang mga panulat ng mga aklat. At ang pinakakilala sa kanyang mga panulat ay ang kanyang tafsir na kung tawagin tafsir Ibn Kathir. Para po sa mga non-Muslim listeners na ngayon lang nakinig, hindi nakapaginig kahapon, ibig sabihin po ng tafsir, komentaryo, pagpapaliwanag sa mga chapter at mga verses ng Quran na kinakailangan po ipaliwanag ng mga otoridad sa Quran, mga Islamic religious scholars. Ibig pong sabihin, mga kapatid, sa pananampalataya, hindi po kami ang nagbigay ng tafsir. Baka po, isipin ang ating mga tagapakinig na tayo po ang nagbigay ng tafsir, hindi po. Ang atin lamang po trabaho ay iparating sa inyo ang mga tafsir ng mga kilala at mga iginagalang na mga religious Islamic scholars. Kung kaya, huwag po natin iisipin na kami ang nagbigay ng tafsir. Hindi po. Tagapagparating lamang po kami, katulad ng mga fatwa, mga rulings. Hindi po kami ang nagbibigay ng rulings, kung hindi tagapagparating lang sa inyo ng mga rulings ng mga Islamic scholar na kailangan naming iparating sapagkat hindi po lahat ng Muslim ay mayroong access sa Islamic research. Hindi po lahat nagre-research. Papaano mo ngayon malalaman kung walang magpaparating sa iyo either sa pamagitan ng radio programs or sa pamagitan ng Friday khutbah? Sige po, iparating namin sa inyo ang punto numero 4, Tafsir Ibn Kathir, na siyang part 2 ng ating lecture. Part 1 kahapon sa DWS, part 2 dito po sa DWBL. Ito po ang kanyang paliwanag. Ulitin natin ito, ito po ay natapos na na ito itinalakay sa SCAG, Cavite kahapon po. Mula alauna e media hanggang alas 3. Then pagkatapos ng Salatul Asar, back na naman, question and answer. Opo, naso natalaka ito. Maliban sa punto numero 5. Ngayon, tatalakay natin ang punto numero 5 pagkatapos ng punto numero 4 na siyang part 2 ng ating lecture. Tungkol anya sa humaza. Yung ating binasa kanina na ayan number 1. Wailul likulli humazat lumaza. Tungkol anya sa humaza. Si Ibn Abbas radiyallahu an ay nagsabi, ang humaza lumaza ay isang taong mapanirang puri at mapanuya sa iba. Opo, mapanira sa dangal ng iba, mapaghanap ng kahihiyan ng iba. Yan. Mapanirang puri. Hinahanap niya ang kahihiyan mo para ikalat. Si Mujahid po ay nagsabi, ang humazaan niya ay naninirang puri sa pamamagitan ng kamay at mata. Natalakay natin ito kahapon sa part 1. Papaano manirang puri sa pamamagitan ng kamay at mata? Siguro hindi natin kailangan talakayin pa rito. Samantalang ang lumaza ay nanunuya sa pamamagitan ng bibig. Panlilibak sa pamamagitan ng bibig, panginsulto sa pamamagitan ng bibig, pangutya, panguuyam. Sa ibang paliwanag mula po sa tafsir Ibn Kathir, ang hamaz ay tumutukoy po tungkol sa paninirang puri sa pamamagitan ng salita at ang lamaz ay panunuya sa pamamagitan ng gawa, sa pamamagitan ng action. Kamay o kaya action ng paa o kaya action ng mata, kilay, ganyan. Ito po ay nangangahulugan na paghahanap ng kamalian ng iba. Paghahanap
ng kahinaan ng iba. Paghahanap ng kahihiyan ng iba upang mamamaliit mo ang iba. Upang maging minamaliit mo sila. Yan. Sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa tao na naglilibot ng chismis. Ito naman ay chapter 68 verse 11. Ang tinatalakay po natin ay chapter 104 verses 1 hanggang 9. Isingit natin itong chapter 68 verse 11. Tungkol sa tao na wala nang ginawa kundi maglibot. Umaga pa lang, pupunta na sa kabitbahay. Ang sadya, magchismis. Hamajim masyaim binamim. Mapanirang puri, naglilibot na may dalang malisyusong nilubid na salita. Chismis. Chismis. Alam ninyo, sa mga Muslim po, sa Islam, bawal ang chismis. Sa mga non-Muslim po, hanap buhay ang chismis. Chismis sa TV, chismis sa radio, chismis sa dyaryo. Para po sa kanila, hanap buhay ang chismis. Sa Islam po, matinding bawal yan. Grabe pa yan sa pangalunya. Natalakay rin natin yung punto na yan na grabe pa sa pangalunya. Nasa part 1 po. Para sa mga gusto makakuha ng kopya ng lecture na ito ng part 1, part 2, mag-text ka lang. Opo. Bibigyan ka namin ng kopya. Si Ibn Abbas ay nagsabi, ang humaza, lumaza, wailul likulli humazatil lumaza. Humaza, lumaza, ay nangangahulugang isang taong nanlalait at nagbibigay ng kahihiyan sa iba. Ito po ay kinuha niya sa Tafsir At-Tabari. Si Mujahid naman ay nagsabi na ang al-humaza ay sa pamagitan ng kamay at mata at ang al-lumaza ay sa pamagitan ng dila. Siguro. Siguro ay pwede nating isingit. Sapagkat yung mga hindi nakapakinig kahapon or alam na ng iba. Opo, pakinggan na lang sa part 1. Anong ibig sabihin? Paano ba nakakapanglibak ang mata? Paano ba nakakapanglibak ang kamay? Kakapusin tayo ng oras po kapag pinasukan pa natin yan. Kukulayin tayo ng oras. Pakinggan mo na lang sa part 1. Opo. Tandaan natin mga kapatid sa pananampalataya na gustong gusto na itawag natin minsan. Ito ay nangyayari kahit saan. Gustong gusto nating itawag sa tao ang kanyang depekto. May mga ganyan. May mga ganyan po na tao, hindi lang, kundi marami mga ganyan. Hindi lang sa mga Muslim, pati na sa mga non-Muslim. Na itinatawag nila sa tao ang kanyang mga depekto sa buhay. Halimbawa po, ang isang taong walang buhok, tatawagin nila si Pedro. Sinong Pedro? Pedro na kalbo. Hindi po ba? Sinong Pedro? Si Pedro po na pilay. So itinatawag sa tao yung kanyang kapansanan. At ito po sa Islam ay bawal. Bagamat para sa inyo ay katuwaan lang, para lang patawanin ng grupo. Biro lang, humor lang. Pero yung tao po na pinagtatawanan ninyo, kung mababasa lamang ninyo ang nasa kanyang puso, para pong dinudurog ang kanyang puso. Bagamat ngumingiti siya kapag tinawag mong Pedro ang kalbo, ngumingiti. Pero po nasasaktan yun. At dahilan sa pagkakaroon nang pagdurog sa kanyang puso, ikaw ay nakakagawa ng kasalanan. Isang kasalanan po ng panlilibak. Paninirang puri. Na iyan po ay pagbabayaran mo. Sa mga non-Muslim community, katuwaan lang yan. Biruan lang yan. Pero sa mga Muslim po na komunidad, yan po ay haram. Bawal.
Dahil po nilalait mo. Inaapak-apakan mo yung tao. Ito po ay isang anyo ng kasalanan. Ngunit tuwang-tuwa pa tayo sa kasalanan ito. Kinagigiliwan pa sa atin ang kumain ng nabubulok na laman. Lamang bangkay. Kahapon po tinalakay natin na ang paninirang puri ay ang kumain, katumbas ng kinakain mo ang nabubulok na laman ng isang bangkay ng kapatid mo. Kapag po pinagpiestahan ng mga Muslim ang paninirang puri sa kanilang kapatid sa pananampalataya, ay katulad po ng pinagpuputaktin ninyo ang nabubulok na laman ng bangkay. Katibayan po, chapter 49, verse 12, mula po sa Quranul Karim. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarahtumuh. Gusto ba ng sino man sa inyo na kainin ang laman ng bangkay ng kanyang kapatid? Kamuhian ninyo ito. Ulitin natin, 49:12. Quranul Karim. Ano ang isa pang parusa? Mamaya tatalakay natin mabuti ang pangaparusa. Kahapon tinalakay natin ang husto ang parusa ng paninirang puri. Sa mga non-Muslim po na society, hindi sila aware, hindi sila particular tungkol sa parusa sa kabilang buhay. Ang mahalaga lang sa mga non-Muslim at nahawaan rin ng mga Muslim ay fun, play, and amusement. Ang mahalaga na aaliw. Hindi na baling nadudurog ang puso ni Pedro. Ang mahalaga aliw na aliw ang grupo. Sa Islam po, laging conscious ang Muslim, conscious siya parati po sa kaniyang mga sinasabi na ito po ay paninirang puri, ay sapagkat alam niya na mayroon pong parusa. Ano po ang parusa? Noon po ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mag-mi'raj, ay nakita niya ang mga tao po na may mga kukumpulang tanso. Tanso, bronze, mga pulang tanso, may mga kuko, matatalas, mahahaba na pulang tanso. Anong ginagawa nila sa mga kuko na ito? Iwinawasak nila sa kanilang mga mukha at dibdib ang kanilang mga kuko. Ikinakalmot nila sa kanilang mukha. Winawasak nila ang kanilang mga mukha, mga dibdib. Itinanong ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay Angel Gabriel alaihi salam ang tungkol sa mga ito. Ang sabi ni Angel Gabriel ay pinaparusahan sila dahil sa nakagawian nilang kainin ang laman ng mga tao sa kanilang buhay. Ibig sabihin, kinagawian nilang magchismis at manirang puri sa iba nung mga nabubuhay pa sila sa mundo na ito. Para po sa inyong kaalaman, mga kapatid, sa pananampalataya, itong chapter na ito, Suratul Humaza, chapter 104, ito po ay patungkol sa chismoso at saka chismosa na mahilig po mag-imbak ng yaman para ipagdamot sa kapwa. Dahilan dyan po ay pinukusan nating mabuti kahapon yung tungkol sa pag-chismis. Doon po sa SCAG na lecture, pati na po ang nakikinig sa chismis, nakikinig sa paninirang puri. Ibig sabihin po, hindi lamang ikaw na naninirang puri ang papatawa ng parusa sa impyernong apoy. Mamaya ilalarawan natin ang detalyado yung parusa. Pati na po ikaw na nakikinig
ay dudurugin din sa apoy ng impyerno. Bakit? Kung hindi ka nakikinig, ay kanino siya magkukuwento? Siya na chismoso at chismosa. Hmm? Tandaan natin, hindi lamang po ang mga chismosa babae, pati na po mga lalaki. Hindi lamang ang mga walang alam sa Islam, pati na po mga maaalam sa Islam. Ay marami ang makikita sa kanila na hindi malagyan ng preno ang kanilang mga bibig sa paninira sa kapwa. Marami po. Ngayon, kung hindi ka nakikinig sa chismoso o kaya chismosa, kanino siya magkukwento? Alam nga naman, napupunta siya sa pader, kakausapin niyang pader. Kaya siya kwento ng kwento sapagkat ikaw nakaharap niya, tango ka rin ng tango, tuwang-tuwa ka katulad niya habang pinagpipiyastahan ninyo ang pagsira sa dangal ng isang Muslim o ang pagbibigay ng kahihiyan sa isang Muslim. Winawasak ninyo ang dangal at dignidad ni Mr. So-and-so. Ay sapagkat may nakikinig. Kung walang nakikinig, hihinto ka talaga. Subukan mong umalis sa harap ng chismoso. At sino pa kaya ang kanyang pagkukwentuhan na ber? Sigurado titigil siya. Pagkatapos, balikan natin. Nabasa natin yung verse 1. Dumako tayo sa verse 2. Balikan natin ang tafsir ni Ibn Kathir. Tungkol sa nagtitipon ng yaman. Madamot na nagtitipon ng yaman. Verse 1, ng 104, tungkol sa chismoso, chismosa. Verse 2, tungkol sa pag-iipon ng yaman. Ano ang koneksyon ng dalawang ito? Mamaya po. Ipaliwanag natin maigi, ano ang koneksyon ng pagiging chismoso, chismosa sa pag-iimbak ng kayamanan ng buong kadamutan.